Part 7. Aalis na sana ko nang pumasok ang isang nurse sa hospital room ni Kendrick. Kaya napatigil ako sa pag-alis dahil sa sinabi nito. Good morning ma'am, I will just check Mr. Montenegro's fracture on his back. His doctor will be coming in soon to talk to you. Anong pakialam ko sa doctor ni Kendrick? Hindi ko naman kano-ano si Kendrick para ako ang kausapin ng doctor nito. Malaki na rin itong si Kendrick. Siya na ang bahala sa doktor niya. Maya-maya lang, napagpasyahan ko ang tuluyang umalis nang nakita ko na itinaas ng nurse ang suot ni Kendrick sa likod nito. Hindi naman ang ginawa ng nurse ang nagpatigil sa akin kundi sa nakita ko sa likod ni Kendrick. Tila may mga latay sa latigo. Saan kaya niya nakuha ang mga ito? Kunot-nuo na tanong ko sa sarili ko. Tila minamasahe ng nurse ang likod ni Kendrick. Minsan mapangiwi siya na parang nasasaktan siya. Ganun ba kalakas ang impact ng ginawa ko sa kanya kagabi at napuruhan talaga ang likod niya? Sir, please try to avoid further straining your back. You know you have a fracture, and repeated injuries could make it worse, leading to more serious issues. You understand the potential consequences, don't you? Yes, thank you, si Kendrick. Tinihil din naman ng nurse ang ginagawa nito. Now, I'm even more curious. Kendrick has whip marks on his back. Plus, he has a fracture in his skeleton. What happened to him? Did something bad happen to him before? Ano naman ngayon kung may masamang nangyari sa kanya noon? It still doesn't compare to what I went through because he abandoned me and our child. Thank goodness the Saavedras saved me. If they hadn't, I don't know what would have become of me. I might have ended up as a prostitute after being discarded by the Yakuza leader who bought me. Thinking about this makes my hatred for Kendrick fill my heart once again. Sinabi ko kanina kay Kendrick na hindi ko siya pinaglanan ng kahit anong emosyon mula sa akin, pero nagsisinungaling talaga ako. Dahil galit talaga ko sa kanya. Galit na galit, kinasusuklaman ko siya. Lihim kong naikuyom ang kamao ko. Kaya napagpasyahan kong tuluyan ang lumabas bago pa mas lalong mapuruhan ang likod ni Kendrick. Pero napatigil ako sa paghakbang ng, Ma'am, hintayin niyo muna sandali ang doktor, para Mary, you're mistaken, Miss Nurse. I'm not interested in what the doctor has to say. I have nothing to do with those matters. I'm not related to Mr. Montenegro, and I don't care about him. He means nothing to me. I said to the nurse with a smile. Napaawang ang labi ng nurse. Saka ako napatingin kay Kendrick para magpaalam na dito. Hindi ko kayang ipaliwanag ang emosyon na nakikita ko sa kanyang mukha pero malungkot ang kanyang mga mata na wala naman akong pakialam. Hindi na ako nagpaalam sa kanya. Tuluyan na akong umalis. Kaharap ko si Harold. May report na daw siya tungkol sa pinapahanap ko sa kanya, ito ay tungkol sa anak ko. Gusto kong malaman kung nasaan ang anak ko. Wala ito sa mga namatay sa sunog na nangyari sa bahay ng pamilya ni Cheryl. Mabuti na lang at hindi masyadong mausisa si Harold at ginagawa lang nito ang trabaho nito. The child you were looking, who is your son, was hospitalized months before the fire incident happened. The child has a heart problem. Mahina nga ang puso ni Kent nung ipinanganak ko ito. Ito talaga ang pinakadahilan ko kung bakit gusto kong magkaroon agad ng magandang trabaho. Paano kung dumating ang panahon na atakihin ang anak ko sa sakit nito? Kaya kailangan kong makapag-ipon agad ng pera para sa anak ko. Saan na ngayon ang anak ko? Nalaman mo ba kung nasaan ang anak ko? Nakatitig lang siya sa akin sandali. Kinakabahan ako dahil sa emosyon na nakikita ko sa mga mata niya. Awa at simpatiya ang nakikita ko dito kung hindi ako nagkamali. I don't want to be the one to tell you this, Amora. I'm sorry you have to hear it from me. But the child didn't survive. This is the death certificate your son. Tila lumabas mula sa katawan ko ang kaluluwa ko dahil sa narinig ko sa kanya. Nanghihina hindi lang ang pisikal na katawan pati na ang kaloob-looban ko. Agad nang gigilid ang luha ko. Tumulo na ang luha ko. Nanginginig ang kamay ko habang inabot ko ang ibinigay ni Harold sa akin. Mas lalong tumindi ang pagtulo ng luha ko nang nabasa ang katotohanan sa sinabi ni Harold. I'm sorry, Amora. I am really sorry, si Harold. He was since red.
Ramdam ko ito sa boses niya. If you need anything, I am always ready to help you. Halos 30 minutes na akong nasa loob ng kotse ko, pero hindi ko pa rin magawang pa-undern ito. Wala pa rin akong tigil sa kakaiyak dahil sa matinding pighati na naramdaman ko pagkatapos kong malaman ang naging kapalaran ng anak ko. Nung nalaman ko na hindi napasama ang anak ko sa sunog na nangyari, nagkaroon ako ng pag-asa pero ngayon parang bula na nawala bigla ang pag-asa ngayon. Nabigo na naman ako, wala na ang anak ko. Nawala na ang tanging nagbibigay ng pag-asa sa akin. Ang anak ko na lang ang tanging dahilan kung bakit lumalaban ako hanggang ngayon, kung bakit bumalik ako dito sa Pilipa, pero ngayon, wala na ang anak ko. Sitting here, holding the death certificate of my son, I was engulfed by a whirlwind of emotions. Guilt weighed heavily on my heart, a relentless echo brought me to this moment. The ache of heartbreak pierced my soul as I grappled with the reality of my son's passing, a child I had left behind when he was just months old. Regret gnawed at me, each missed opportunity to return haunting my thoughts. The shock of the news left me numb, struggling to comprehend the finality of it all. Beneath the surface, anger simmered, a tempest of emotions threatening to erupt at any moment. I felt the longing for the relationship I could never reclaim, for the chance to hold my son one last time, to whisper words of love to him. The emptiness that engulfed me was palpable, a void left by the absence of a child. I had yearned to know. Napakasakit para sa akin ang katotohanang ito. Parang paulit-ulit na sinasaksak ang puso ko ng isang napakatalim na kutsilyo. My child is the reason I rise to challenges, but now I feel disabled. It's as if my ability to move physically, mentally, and sensory-wise has been diminished. I am in a state of impairment at this moment. Pinunasan ko ang luha ko. Hinawakan ko ang steering wheel para makaalis na. Kailangan ko pang bantayan ang lalaking dahilan ng lahat ng paakit ko. Kahit napupuot ako ng sobra, kailangan ko pa rin gawin ang misyon ko, habang nag-isip ako kung paano makaganti sa mga taong sinisisi ko sa pagkawala ng anak ko. There's no one else but Kendrick, his mother, and Tanya. The three of them are the reason why Kent and I are suffering. They are the ones who instigate all my hardships. I didn't want to retaliate because all I desired was peace of mind, but I'm seething with anger. I want to bring them problems. I want them to experience suffering just as I have. Matalim ang titig ko sa isang babae na naglalaro ng poker, hawak ko ang isang cocktail coupe na may laman margarita, nakaupo ako sa isang high chair sa bar area ng isa sa pinakasikat na kasino ng bansa. Ang ganda pa rin naman ng buhay ng babaeng ito na walang ibang ginagawa kundi ang gastusin lang ang pera ng asawang bilyonaryo. Sa pagkakaalam ko, halos gabing-gabi nasa kasino si Carlota Montenegro. Winawaldas ang pinaghihirapan ng asawa. Kung sa bagay, impossible naman maghihirap ang mga Montenegro sa ginagawa niya. Malaki ang kasalanan ni Carlota sa akin kaya hindi ko siya dapat pinatahimik. Sa naalala ko, takot na takot siya sa akin sa kadahilanan na hindi ko alam. Kung magkaharap kaya kami muli ngayon, matatakot pa din kaya siya. Maya-maya lang, inubos ko ang ininom ko. Umalis ako mula sa kinaupuan ko nang napagtanto ko na kulang ng isang player ang grupo ni Carlota. 5-card draw ang nilalaro ng grupo ni Carlota. Hey everyone, it looks like one of your opponents had to step away for a bit. Mind if I jump in and play a few hands in her place? Ani ko sa grupo. Sure, we'd be happy to have you join in. Ani ng isa. No problem at all, thanks for stepping in. Ani naman ang isa-isang ngiti naman ang pinakawalan ng isa, habang si Carlota ay busy muna sa cellphone. Nakangiti akong umupo sa pwesto ng isang player na umalis. Sinabi sa akin ng isa ang rules sa laro at kung magkano ang bet nila. Magsisimula na kami, saka palang nabaling ang focus ni Carlota sa akin, you, laking mata niyang sambit. B, bakit ka nandito? Galit na may halong takot ang nababasa ko sa mga mata ni Carlota. Hindi ako nagsasalita, nakangisi lang ako sa kanya. Ipinaliwanag naman ng isang player kung ano ang ginagawa ko sa table nila. Ano? I won't agree. I don't want to play with that woman. Come on, Carlota,
You used to enjoy playing with me back then, but now you're refusing. You shouldn't be worried. I'm simply bored and want to play. I smirked playfully. I won't spill your big secret, promise. Lihim na nagbunyi ang kalooban ko nang nanlaki ang mga mata niya, at ang agad na pagbabago ng kulay ng mukha niya. Namumutla siya agad. Matalim ang titig ni Carlota sa akin, sunod-sunod naman kasi ang kamalasan niya. Umabot na siguro sa milyon ang talo niya, at ako naman ang laging nananalo, ikaw ang dahilan kaya ako laging natatalo ani ni Carlota sa akin, Carlota come on, naglalaro lang tayo, hindi ko hawak ang baraha mo nakangisi kong sabi sa kanya. Hindi ako nagparamdam ng kahit anong emosyon sa kanya kahit pagalit na galit ako. Nakangisi lang talaga ako na parang iniinis siya. At nagtagumpay naman ako dahil nawawala siya sa focus. Huwag ka kasing matense masyado. Nade-detect tuloy ng baraha mo kaya minamalas ka. Hindi na siya nagsasalita pero ubod ng talim ang titig niya sa akin. Alam kong pinipigilan lang niya ang sarili niya na pagsalitaan ako ng mga masasakit na salita dahil sa mga kasama namin na mga players. Natatakot siguro siya na masira ang imahe niya. Isa pa naman siyang Montenegro. Ikinakahiya nga niya ako noon dahil hindi niya matanggap na isang mahirap ang napapangasawa ni Kendrick. Mas mahigpit talaga siya kay Kendrick at mas nangingialam siya dito kaysa kay Denver. Si Kendrick naman ay talagang mama's boy. Nakakahiya. Natapos din ang gabi ng paglalaro namin. Medyo malaki din ang talo ni Carlota. Kung gabi-gabi siyang matatalo ng ganito, impossible naman na hindi darating ang panahon na mauubos niya ang pera ng asawa niya na winuwaldas niya. Nasa parking area ako ng casino, nakasandal sa hood ng kotse ko. May hinihintay kasi ako, ang may-ari ng kotse nakatabi ng kotse ko. Maya-maya lang, nakita ko si Carlota na naglalakad papunta sa kotse niya. Hindi pa naman siya ganun katanda para kailangan na niya ng driver, talagang mag-isa pa rin siya. Malakas pa rin siya tignan at hindi nga halata sa hitsura niya ang edad niya. Aminado ako na talagang maganda si Carlota at sa pagkakaalam ko, anak mayaman din siya. Kaya masyadong mata pobre, napahinto si Carlota nang nakita ako. Talagang buweset ka, hindi mo ba talaga ako titigilan? Bulyo niya sa akin. Galit na galit ang tinig niya. Halos patayin na rin niya ako sa titig niya. Hindi, umiling pa ako. Buweset kang babae ka. Ano bang kailangan mo sa akin? Relax, Carlota. Kung makapagsalita ka parang wala kang pinag-aralan. Ngayon ko napagtanto, parang hindi ka anak ng isa din bilyonaryo at nakapag-aral sa ibang bansa kung magsalita ka. Masyadong mabaho ang mga salita mo minsan, kasing baho ng hininga mo, nakangisi kong sabi, saka ko tinakpon sandali ang bibig ko para ipakita sa kanya na talagang mabaho ang hininga niya. Nagtaas baba ang dibdib niya. Tila kinalma niya ang sarili niya. Ramdam ko na sa inis niya sa akin, parang kinakapos na siya ng hininga. Ano bang kailangan mo sa akin? Pera ba? Sabihin mo sa akin kung magkano, tigilan mo lang ako. Napatawa ako sa sinabi niya. Umayos ako sa pagkakatayo ko. Carlota, Carlota, I crossed my arms at tuwid na tuwid akong nakaharap sa kanya. Until now, you've relied on nothing but your money to get everything you want. Do you think I still need your money now? And what do you want me to use? People like you only need money. But it seems that's not the case anymore, so tell me, how did you get your money? You probably used your looks and body to get rich. Imbes na minsalto ako sa sinabi niya, ngumisi lang ako. If you are not guilty of what someone is accusing you of, you shouldn't take it to heart. This is one of the things I learned when I became a secret agent. Don't let your emotions overpower you. And I did this. I can't kill someone if my emotions take over. And in my job, I have to kill someone. Isa ito sa mga requirements bilang isang secret agent. Why are you worrying about that, Carlota? That's not what you should be concerned about. You should focus on what I want from you. Because I won't really leave you alone. Sunod-sunod na naman ang paglanghap niya ng hangin. Relax, baka atakihin ka dyan. Wala pa naman sa plano ko na tulungan ka kung sakasakali. Hinalma na naman niya ang sarili niya, matalim pa rin ang titig niya sa akin. Habang kalmado naman ako kahit pa gusto ko siyang pagsasampalin,
sa tuwing maalala ko kung paano niya ako sinampal noon. Maswerte pa rin siya dahil matanda na siya. Ano nga? Ano ngang kailangan mo? Dahil ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo, ang lumuhod ka sa harapan ko habang nagmamakaawa ka sa akin, madiin kong sabi at sinalubong ko ang matalim na titig niya sa akin. Ano? Laking mata niyang sambit. Hindi mangyayari yan. Never. Really? Tignan natin, Carl Otto, humakbang ako palapit sa kanya. At huminto ako ng ilang dangkal na lang ang agwat naming dalawa. Nagulat siya sa ginawa ko. Biglang tumulim ang titig ko sa kanya. I will prove to you, Carlota, that you were right in what you said before. Ako ang sisira sa'yo, because I won't stop until I have ruined you. Madiin kong sabi, at parang sinasaksak ko na siya sa titig ko. Bumulatay naman sa mga mata niya ang takot. Saka ako natatawa na inilayo ang sarili ko sa kanya. Please huwag ka munang mangisay sa takot, Carlota. Excited pa naman ako para maging bainan ka muli. Bainan, eh anong ibig mong sabihin? Awang labi niyang sabi. Do I still need to explain it to you? You already know that. No, hindi na iiling niyang sabi. Hindi mangyayari yan. Hindi kayo magkakabalikan ng anak kong si Kendrick. Hindi ako papayag. May magagawa ka ba? Nakangisi kong sabi. Para siyang bomba na malapit na talagang sumabog. Hinalma na naman niya ang sarili niya. I don't need to do anything. Impossible na magkabalikan kayo ng anak ko. He doesn't love you. He loves Tanya. They have a child together. And he promised at Tanya's grave that he would take care of their child and never love anyone else. Napaawang ang labi ko sa narinig sa kanya. Hindi ako apektado sa sinabi niyang hindi ako mahal ni Kendrick, wala akong pakialam sa katotohanan na yan. Mas interesado ako sa sinabi niya tungkol kay Tanya. So, what now? You can't believe what I said that my son doesn't love you. He hasn't loved you for a long time. He only loves Tanya, and that will never change. Really, Carlota, don't deceive yourself too. You know the truth. So, good luck to you. Para naman siyang nanigas sa sinabi ko. Mas pinili ko itong sabihin. Hindi naman ako apektado sa nanulash sa labi niya na hindi ako mahal ni Kendrick. I'm more affected by what she said about Tanya. I need to make sure that what she said about Tanya being dead is true. Ito ang mahirap tanggapin dahil hindi pa ako nakaganti sa Tanya iyon. Tinalikuran ko na siya, at pumasok na ako sa kotse ko. Napatingin ako kay Carlota, hindi pa rin siya gumagalaw. Pinatakbo ko ang kotse ko pero huminto din ako nang nasa bungad na ako ni Carlota. Ibinaba ko ang bintana sa bungad ko, oo nga pala my soon-to-be mother-in-law again napatingin siya sa akin. Iniinis ko lang talaga siya sa pinagsasabi ko na magiging bainan ko siya muli. Never, may problema ka pala, nabobored kasi ako sa paghihintay sa'yo kanina kaya pinaglalaruan ko ang gulong ng kotse mo. I think you need to call someone for help, nakangiti kong sabi. Napatingin siya sa gulong ng kotse niya, flat na ito ngayon. Walang hiya kalbaliw ka. Galit na galit niyang sambit. Yes I am. Goodbye. Pinaandar ko na ang kotse ko. Pero inihinto ko din ito sa bahagi na hindi na ako makikita ni Carlota. May puso pa rin naman ako. Kailangan ko pa rin siyang bantayan, baka ano pang mangyari sa kanya. At maging konsensya ko pa, what do you want? Tanong agad ni Kendrick sa ina niya. Ito ang bisita niya. Ayaw sana niya itong papasukin sa loob ng opisina niya pero baka magwawala ito. Nakakahiya. Isa pa naman law firm ang opisina niya. Until now Kendrick, ganyan mo pa rin ako tretuhin. It's 7 years had passed. Itigil mo na itong pagtrato mo sa akin na parang hindi mo ako ina. Please kung wala kang sasabihin, umalis ka na madam. Buwesit, hindi mo na talaga ako nirespeto. Sabihin mo na kung ano ang gusto mong sabihin bago ako tumawag ng security para ipakaladkad ka. Nanggugulo ka na dito, pinilit pa rin niyang maging mahinahon. Inaperan niya ang babaeng kaharap niya ngayon kahit pa 7 taon na talaga ang nakakalipas na hindi maganda ang relasyon nilang dalawa. Nakikipaglaban siya sa buhay niya, sa kanilang lahat, buong akala niya, nasa maayos na kalagayan si Zamera pero niloko lang pala siya nito. Kung hindi lang niya ito ina, ewan niya kung ano na ang ginawa niya dito. Fine. Nandito lang naman ako para balaan ko. Stay away from Zamera.
Alam mo naman siguro kung ano ang pwedeng mangyari oras na makipaglapit ka sa babaeng iyon. Malaman nila ang sekreto ko. Malaman nila ang tunay mong pagkatao. Noon pa man ma'am, wala akong pakialam tungkol dyan. Alam mo ang tunay kong rason kung bakit ko tinalikuran noon si Zamera. Hindi para sa'yo, kundi para sa kanya. Pero ngayon, kaya ko na siyang protektahan kaya wag mo akong diktahan sa kung ano ang gusto kong gawin. At saka hindi mo maitatago ang sekreto mo habang buhay. Dapat maghanda ka na. No, makinig ka sa sasabihin ko. Sisirain ka lang ni Zamera. Umalis ka na, hindi ka na niya mahal. Sinabi niya sa akin na wala siyang ibang gustong gawin kundi ang maghayganti sa'yo. Pati na sa akin, gusto niya akong patayin. And besides, when she finds out about Kenneth, how sure are you that she won't take him? She'll take Kenneth away from you. You'll lose your most beloved son. Can you handle that, Kendrick? Kaya ngayon pa lang, layuan mo na siya Kendrick. Husband, only reappeared a few days after the fire. I heard nothing about him before that. From what I've heard, Kendrick stayed in the hospital for almost a month when he returned. Leon ay ayon lamang sa mga naririnig ko. Hindi din naman ako personal na nakikibalita sa kanila. But one thing I am sure of is that Kendrick is looking for you when he's come back. He was asking Shiny about you because you weren't in your province. Someone told him that you were staying with a friend, but that friend's family has also left the province, and no one knows where they are. So, he asked Shiny if you had told her where you were. However, you cut ties with Shiny a long time ago, ever since you left her apartment. Hindi na nga ako nakipag-ugnayan kay Shiny noon dahil sa natatakot ako na baka manganib muli ang buhay nito. Pero, napaawang ang labi ko sa narinig ko kay Darren. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko sa kanya na hinahanap ako ni Kendrick. Bakit naman ako hahanapin ni Kendrick? Anuman rason niya, hindi na mahalaga iyon, hindi pa rin mabubura ang katotohanan na pinabayaan niya kami ng anak namin. Kung may natanggap lang siguro ako kahit kunting tulong sa kanya noon, kahit para lang sa anak namin, malaki ang posibilidad na hindi kami nagkalayo ni Kent at baka buhay pa ang anak ko hanggang ngayon. Darren, one can't seem to find a proper picture of Ernesto Rivera. The ones I see either show him looking down, sideways, or from behind. Have you seen any portrait of him? May police record naman siya, di ba? Kaya mo naman akong kunan ng matinong picture niya, di ba? I just want to see what he looks like. I want to see the face of those who made my life miserable before. I feel like he's responsible for all the dangers in my life back then. He was probably doing all that to ensure there were no obstacles between Kendrick and Tanya. Maybe Tanya, and possibly even Kendrick, ordered him to make me leave. Okay, I will send it to you, Amora. Pagkatapos namin mag-usap ni Darren, umalis din naman siya. Kinuha ko ang binocular ko para e-check kung wala bang mga kainahinalang nangyayari sa loob ng opisina ni Kendrick. Nakaupo lang naman siya at tila nagbabasa ng isang dokumento. Kainis ang trabaho ito, maliban na si Kendrick ang kailangan kong bantayan masyado pang boring, nakaupo lang ako sa loob ng kotse. My mission only to protect Kendrick Montenegro, I don't need to investigate sa kung sino ang mga kaaway ni Kendrick dahil iba daw ang gagawa nung. Ito na yata ang pinaka-boring sa lahat ng mission ko. Parang hindi ako secret agent nito, para akong isang bodyguard. Nakakainis ang boring na mission ito. Kailan ba si Silke ang mga kalaban ni Kendrick? Para makonvince naman ako na talagang nanganganib ang buhay niya. Maya-maya lang, bumukas ang pinto ng opisina ni Kendrick. At muntikan ko nang mabitawan ang hawak kong binocular nang ang pumasok ay isang batang lalaki. Hindi ako nagkakamali, ito ang anak ni Kendrick. Nagbago na naman ang T**buck ng puso ko. Hindi ko talaga maintindihan ang naramdaman ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito na lang ang naramdaman ko sa anak ni na Kendrick at Tanya. Dahil ba sa sigurado ako na kamukha niya si Kent at magkasing edad ang dalawa? Dala lang ba ito sa pangungulila ko sa anak ko? I couldn't help but focus on the child instead of Kendrick. The way he moves, his expressions while talking to his dad, his smile, it's like my mind is replaying everything.
I imagine Kent might have been like this too if he were still alive. Kung totoong namatay si Tanya sa sunog, kapapanganak lang noon ni Tanya nang namatay ito. Nakaramdam ako ng awa sa bata sa isipin na kasisilang pa lang nito, iniwan agad ito ng ina nito. And then Kent came to mind, my own child was only 3 months old when I left him. My chest tightened again as I recalled what happened to Mai, kaya tuluyan akong malayo sa anak ko. Tinapos ko ang ginagawa ko. Ibinaba ko ang binocular at napailing-iling ako. Hindi tama itong ginagawa ko. I shouldn't think that Kendrick and Tanya's son is my own. I admit that as I looked at Kendrick and Tanya's son, I imagined him as my own. And I know it's wrong. Completely wrong. I calmed myself down. I shouldn't feel this way about Kendrick's son. No, I shouldn't. Maya-maya lang, tumunog ang cellphone ko, unknown number na naman kaya sigurado akong si Kendrick na naman to. Ayaw ko sanang sagutin pero baka marinig ko ang boses ng anak niya. Gustong-gusto kong marinig ang boses ng anak niya. Hello, kinaswal ko ang boses ko. Hell, are you busy? Can I invite you for a lunch? Tama nga ako, si Kendrick ang caller ko bago ko siya sagutin. Kinuha ko muna ang binocular ko at sumilip na naman ako sa opisina ni Kendrick. Hinahanap ko ang anak niya, pero hindi ko na nakita ito. Naiinis ako dahil hindi ko na ito nakita. Parang gusto ko nang tapusin ang tawag ni Kendrick. Zamera, are you? My name is Amora, not Zamera, asshole. Hindi ko napigilan sambit, naiirita ako. Ayaw kong tinatawag akong Zamera lalo na kung galing sa kanya. Isang buntong hininga ang narinig ko. Ano bang kailangan mo? Sabihin mo na ngayon. Masyado akong busy, hinahanap ko pa rin ang anak ni Kendrick sa bawat sulok na mahahagip ng mga mata ko. I just wanted to invite you for a lunch. If we going to talk about the contract, makipagkita ako sa'yo. But if it's not, don't waste my time, madiin kong sabi. It's not about the contract, I just wanted to, goodbye Mr. Montenegro. Tatapusin ko na sana ang tawag niya nang, my son wants to see you. Naninigas ako sa narinig, napalunok ako, sunod-sunod, his son wants to see me. Tama ba ang rinig ko? I don't know what's happening to me, I even made an effort to look good. And it's not Kendrick who is the reason I dressed up, but his child. I'm also excited and I wish I could speed up the time, I want to see Kendrick's child. I want to talk to him, gaze at him, and I hope I can hug him too. Para akong na-inlove muli, pero ibang pagka-inlove. Pareho nung naramdaman ko nung una kong nakita si Kent, nung una kong nakarga ang maliit na katawan nito. I am so in love with my son at ganyan ang naramdaman ko sa anak ni Kendrick. This might be wrong. I shouldn't feel this way about Kendrick and Tanya's child. But I can't stop myself. I can't command my heart not to feel this. Is it wrong that whenever I think of Kendrick's child, it eases the longing I have for my own child? Sina Kendrick at Tanya ang may kasalanan sa akin, hindi ang anak nila. So, there is nothing wrong with my feelings, I am just a mother longing for my child. Nakakita ako ng isang bata na carbon copy sa anak ko kaya ganito ang naramdaman ko magaan ang hakbang ko nang pumasok ako sa restaurant kung saan kami mag-lunch ni Kendrick kasama ang anak niya. Nakita ko si Kendrick pero wala akong nakita na kasama niya. Kaya napanis ang excitement na naramdaman ko. Imbes na nakangiti ako kanina, salubong ang kilay ko na naglalakad palapit kay Kendrick. Wala akong pakialam kung ang gwapo niya ngayon. Buwesat siya. Wag lang siyang magkamaling lukuhin ako muli. Hi, he said with a smile, his perfectly white teeth clearly visible. Thank you for accepting my invitation. Napasimangot ako at tumalim ang titig ko sa kanya. Pumunta lang ako dahil sa panloloko mo sa akin na gusto akong makita ng anak mo. Nasaan na siya? Have a seat, Zamera. Hindi kita niloloko, Anya, hinailan niya ang isang upuan para dito ako uupo. Pero hindi ako umupo sa hinailan niya, kundi sa ibang upuan ako umupo. Ayaw ko sa ginagawa niya dahil ginagawa niya ito sa akin noon. Kendrick, ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na tigilan mo ang Katie tawag sa akin na Zamera Amora nga ang pangalan ko.
Pagtatama ko na naman sa kanya. Naiinis na ako sa'yo. And make sure you're not deceiving me, because I don't have time for your nonsense. Okay, if you don't want me to call you Zamera, kahit pa gusto kitang tawagin sa pangalan na yan. Can I call you, baby? Mas lalo akong nairita, Mr. Montenegro, kung inakala mong kinikilig ako sa'yo, nagkakamali ka na susuklam ako sa'yo. Lam at ay sandali ang lungkot sa mga mata niya pero nawala din ito agad. At ngayon, napaangat ang isang bahagi ng labi niya, you said that I don't deserve any emotion from you, not even anger. Why do you despise me now? Ako naman ang tila hindi makapagsalita. Napanganga ako, naisahan niya ako, lihim akong nenas lalo pa at nakangisi siya. Hinamag ko ang sarili ko. Kahit kay sarap niyang suntukin, pero dapat kong pigilin ang sarili ko. Hinamag ko ang sarili ko. Hindi ako dapat magpa-apekto sa sinabi niya. Huwag na nga tayong maglakuhan, Kendrick. Totoo ba talaga ang sinabi mo na gusto akong makita ng anak mo? O paraan mo lang yung sinabi mo para makipagkita ako sa'yo? Kahit mahina lang ang boses ko, pero mabanaag ang galit dito. Ano ngayon kung ganun nga? Walang hiya ka tala, Daddy. Naputol ang iba kung sasabihin nang nakarinig ako ng boses ng isang batang lalaki. Napakaganda ng boses nito sa pandinig ko. Agad akong napatingin dito at nakita ko ang anak ni Kendrick na naglalakad palapit sa amin, nakasunod dito ang isang ginang nasa tingin ko yaya nito. The intensity of my emotion surged. As Kendrick's child drew nearer, a sudden heat flared in the corners of my eyes, searing through me like wildfire. Hindi ko din maipaliwanag ang kakaibang damdamin na mabuhay sa puso ko. Mas tumindi ang pangungulila ko pero malapit nang magamot ito. Tumigil naman ang bata nang nakalapit na siya ng tuluyan sa amin. Nakatitig sa akin ang bata at kitang-kita ko ang saya sa mga mata niya habang nakatingin sa akin. At nagdulot ito ng kasiyahan sa akin. Son, meet your mom, Tita Amora. Hello po, I've wanted to see you for a long time. I was right in thinking that you're even more beautiful in person. Matagal na niya akong gustong makita. Matagal na ba niya akong kilala? Hindi pa naman mahaba ang pagiging modelo ko dito sa Pilipinas. Gusto kong magsalita pero hindi ko mahagilap ang sasabihin ko, kaya napakalma ako sa sarili ko. Lumunok muna ako bago magsalita. Thank you, what is your name? Parang may iyak na talaga ako. Kenneth, mas lalo akong tila hindi makahuma. Naninigas ako. Kenneth, bakit pati pangalan niya ay katulad lang sa anak ko? Bakit, Kent Kenneth yung ang ipinangalan ko sa anak ko? Kent ang pangalan ni tatay, ang Kenneth naman ay kinuha ko sa pangalan ni Kendrick. Thank you for meeting me, Tita Amora, I am so happy. Bigla siyang yamakap sa akin at mas lalong nag-init ang mga mata ko. Magkahalo ang mga emosyon na naramdaman ko at nagdulot ang mga ito ng paninikip sa dibdib ko. Napatingin ako kay Kendrick, hindi ko maintindihan ang emosyon sa mga mata niya. Masaya siya na malungkot, ewan ko. Hindi ko kayang ipaliwanag ang emosyon niya habang nakatingin sa aming dalawa ni Kenneth. Maya-maya lang, hindi ko na napigilan ang sarili ko kundi ang magpaalam sa kanila sandali para pumunta ng restroom. Sandali para pumunta ng restroom, pagpasok ko sa restroom, agad na tumulo ang luha ko. Ano ba itong naramdaman ko? Nasasaktan ako, nanabik ako, hindi ko kayang ipaliwanag, at naninikip ang dibdib ko dahil dito. Ilang minuto din akong mahinang umiiyak. Nang medyo gamaan na ng pakiramdam ko, napagpasyahan kong bumalik na sa mesa namin. Nag-retouch muna ako sandali, palabas na ako mula sa restroom nang naramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone ko na nasa loob ng bag ko. Kinuha ko ito, isang text message mula kay Darren ang natanggap ko. I already sent to your email the photo of Ernesto Rivera. Ito ang message ni Darren sa akin. Dala ng kuryosidad ko, agad kong binuksan ang email ko. Binuksan ko agad ang ipinadala ni Darren sa akin. At nakita ko na nga ang hitsura ni Ernesto Rivera. Tinititigan ko itong mabuti dahil pamilyar sa akin ang mukha nito. Sa ilang segundo kong pagtitig dito, parang bumibigat ang dibdib ko sa napagtanto ko. Ernesto Rivera is very similar to my father. They don't look exactly alike, but they resemble each other so much that they seem like they could be related. The resemblance is uncanny. I can't understand it,
I'm trembling from the discovery that Ernesto looks so much like my father. Habang nakatingin nga ako sa picture nito, naalala ko si tatay. Hinalma ko ang sarili ko. Hindi ko muna dapat isipin ito. Kailangan kong malaman kung bakit parang magkamukha sina Ernesto at ang tatay ko. Lumabas na ako mula sa restroom at tinahak ko ang daan pabalik sa mesa namin. Gusto kong makilala si Kenneth, sa bata muna ako mag-focus, naging masaya naman ang lunch namin. Masiyahin na bata si Kenneth, ramdam ko na gustong gusto niya ako at magdulot ito ng matinding kasiyahan sa akin. Hiniling ko pa nga na sana wag nang matapos ang lunch namin pero tila kay bilis ng oras. Nangungulila na naman ang puso ko nang nakatingin ako kay Kenneth na palayo sa akin. Palakad-lakad ako sa loob ng apartment ko. Naalala ko na naman ang isa pang gumugulo sa isip ko. Ang tanong kung bakit magkahawig ang tatay ko at si Ernesto Rivera, anong dahilan? Sino ang tatanungin ko? Kailangan ko na naman ba ang tulong ni Harold dito? Pero, paano ko ipaliwanag? Gulong-gulo ako, wala akong alam na kahit ano tungkol sa pagkatao ni tatay. At wala naman akong pakialam noon dahil naniniwala ako sa lahat ng sinasabi ni tatay sa akin, ngayon lang ako napatanong nang nakita ko ang larawan ni Ernesto Rivera. Kailangan kong malaman ang totoo sa lalong madaling panahon, kailangang masagot ang mga katanungan na bumabagabag sa akin. At hindi na ako dapat magdadalawang isip pa dahil isang tao lang nakilala ko ang naisip ko na pwedeng makasagot sa akin. Isang tao na maaaring kilala si Ernesto at ang pamilya nito. Bakit ka na naman nandito? Tanong ni Kendrick sa ina. Sa nakalipas na araw, lagi na siyang pinupuntahan nito. At ginugulo na naman ang buhay niya. Nabalitaan ko na ipinakilala mo na si Kenneth kay Zamera. Nahihibang ka na ba talaga? Huwag mo akong pakialaman. Anong plano mo, ha? Huwag mong sabihin sa akin na gagamitin mo si Kenneth para bumalik sa'yo si Zamera, Leon ba ang plano mo? Sabi ko, huwag mo akong pakialaman. Please go out, bago ko makalimutan kung sino ka sa buhay ko. Sobra niyang kinalma ang sarili niya. Talagang inuubos nito ang pasensya niya. At alam mo pa pala kung sino ako sa buhay mo, Kendrick. Na ako ang iyong ina at ako lang ang nakakaalam sa kung ano ang makakabuti para sa'yo. At hindi ang Zamera na yun ang para sa'yo. Hindi ko matatanggap sa pamilya natin ang Zamera na yun. Please get out now. Get out. Napalakas ang boses niya. Naikuyom niya ang kamao. Pamilya. Anong pamilya ang pinagsasabi nito? Kahit isa siyang Montenegro, pero hindi niya alam kung nararapat ba na tawagin niyang pamilya niya ang pamilyang kinalakihan niya. Mula nung nalaman niya ang malaking sekreto ng ina niya, hindi na siya halos makatingin sa kapatid niyang si Denver. Pakiramdam niya may malaking kasalanan siya dito. Attorney, napatingin siya sa pinto nang pumasok ang sekretarya niya, pero nanlaki ang mga mata niya nang nakita kung sino ang sunod na pumasok dito. Walang iba kundi si Zamera, kailangan ka daw niyang makausap agad. Mabilis na umalis ang sekretarya niya. Anong ginagawa mo dito, babae ka? Nandito ka ba para akitin ang anak ko? Galit na tanong agad ng mommy niya kay Zamera. Nanlilisik ang titig nito kay Zamera. Ganon din si Zamera, parang patayin ng dalawa ang isa't isa sa titig ng mga ito. Tumayo siya, bahagya siyang lumapit kay Zamera, baka ano pa ang gagawin ng mommy niya dito. Nagbibiro ka ba? Nandito ako para mag-file ng kaso. Kailangan ko ng abogado, ani ni Zamera. At anong kaso? Nakapatay ka ba? Kung alam mo lang kung ilan na ang pinatay ko. Kaya mag-ingat ka, narinig mo na Kendrick, frito ba ang babaeng, mom? Saway niya sa ina. Umalis ka na. Kliyente ko si Zamera, Kendrick, huwag kang magpaloko sa babae, tumigil ka Carlota, bago ko ipagkalat ang sekreto mo. Pareho silang napatingin ng ina niya kay Zamera. Eh anong sekreto? Tanong ng ina niya, namumutla na ito. Bakit ko sasabihin sa'yo? Ngumisi si Zamera. Sekreto mo, di ba? Bakit ako ang tinatanong mo? Natatawang sabi ni Zamera. Buweset kang babae ka. Galit na sambit ng impactang si Carlota. Akmang susugurin ako nito pero mabilis na hamarang si Kendrick. At hindi ako humahanga kay Kendrick sa ginawa niya. Noon, na hindi ko pa kayang lumaban, hindi niya ako nagawang protektahan laban sa nanay niya. Ngayon, na kaya ko nang lumaban kahit malapit nang maging senior citizen ang nanay niya, saka pa lang niya naisip na protektahan ako. Kendrick,
Talagang tuluyan ka ng nauto ng babaeng yan. Please, nakikiusap ako sa'yo ma'am. Umalis ka na, galit na rin si Kendrick nang lilisik ang titig ni Carlota sa akin, hindi din naman ako nagpatalo. Ganon din ang titig ko sa kanya. None of this is my fault. I am not to blame. Kasalanan ito lahat ng malandi mong ina. She is the cause of everything. Your mother is to blame for everything, Zamera. Napaawang ang labi ko. Hindi ko napaghandaan ang sinabi niya. Sinabi niya ito na parang kilalang kilala niya ang ina ko. Mom, saway na naman ni Kendrick sa ina. Kilala mo ang nanay ko. Si Carlota na naman ang napaawang ang labi. Napaurong din ito. Maya-maya lang, tila napagtanto nito ang pagkakamali nito. Ramdam ko ang pagka-tense nito. H, hindi ko kilala ang nanay mo. H, hindi ko alam kung ano ang mga pinagsasabi mo, naiiling na sabi ni Carlota saka ito nagmamadaling umalis. Takot na takot ito, namumutla nga ito. Nang tuluyan nang nakaalis si Carlota, napaharap ako kay Kendrick. Have a seat, Ania. I could tell he was nervous. Even though he was trying his best to hide it, his smile was forced, and his posture a bit too rigid, as if he were holding himself together by sheer willpower. His voice had a slight tremor, and he kept fidgeting with his hands, avoiding my gaze. It was all in the little things, the way his eyes darted around the room, the slight sheen of sweat on his forehead, and the way he took those deep, steadying breaths, hoping I wouldn't notice. May alam ka ba sa sinasabi ng ina mo? Hindi ko mapigil ang tanong. Kung pagbabasehan ko ang emosyon na napapansin ko sa kanya, pareho lang siya sa nanay niya na may sekretong tinatago. Isang sekreto na kailangang itago dahil paglalabas ito, malaking gulo ang mangyayari matagal bago siya nagsalita muli. Wala akong alam sa mga sinasabi ni Mommy, Ania, pero hindi ako kumbansido. Even though I could no longer see the fear in his eyes, I still wasn't convinced he was telling the truth. He easily changed his emotions, and I had to admit, he was adept at diverting his feelings. Even someone like me, who studies how to read these cues, sometimes couldn't understand the emotions I saw in his eyes. You're lying, Kendrick. I knew it. At hindi na ako nagtataka pa. Lagi mong pinagtatakpan ng ina mo. Sadyang mother's boy. Galit ako kaya ko ito nasabi. Tinawag ni Carlota na malandi ang ina ko. Na parang kilalang kilala niya ito. At inaakusahan pa niya ito na siyang may kasalanan sa kung ano ang mga nangyayari. Hindi ko man masyadong pinagtuunan ng pansin ang sinabi ni Carlota pero aminado ako na nagdulot ito ng kaguluhan sa isip ko. Please, just sit down, Zamera. Binabaliwala ni Kendrick ang sinabi ko. Asshole. I said don't call me that name. Nang gagalaiting sambit ko, I will call you Zamera and you can't stop me. Maliban na lang kung pumapayag kang tawagin kitang baby, casual lang na pagkakasabi niya saka siya umupo sa swivel chair niya. Kinalma ko ang sarili. My emotions are my best enemy. Kung magpapadala ako dito, matatalo ako. Nang medyo kalmado na ako, humakbang ako palapit sa mesa niya pero hindi ako umupo. What case you? Pabayaan mo na siya sa akin, Zamera. Please, don't interfere. You don't know how dangerous it will be if you interfere. I'm begging you, wala akong pakialam sa sarili mong isyo, Kendrick. I just want to know something about him, isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Fine, but please, pagkatapos ng sasabihin ko sa'yo, itigil mo na itong pag-iimbestiga mo tungkol sa kanya. Let me handle him. Buhay pa siguro si Ernesto Rivera, kaya ganito na lang siya makapagsalita. He is a gang leader, and a drug lord, at isa din sa mga illegal na gawain ng grupo niya ay human trafficking. Pero walang patunay sa mga iyan. That's just a myth because no one can pursue him, not even the police, so he remains elusive. He was shielded by his influence, wealth, and illicit connections. Truth be told, I've only encountered him twice, and I don't know much about him. But Tanya shared some information about him with me. He paused. Madiin ang titig niya sa akin. Hindi siya ang ama ni Tanya. Ang ama ni Tanya ay ang kapatid ni Ernesto na matagal nang umalis sa grupo nila para magbagong buhay.
Ex-wife ni Ernesto ang ina ni Tanya pero walang kakayahan na magkaroon ng anak si Ernesto. His brother is the one who impregnated his wife para matupad ang pangarap ni Ernesto na magkaroon ng anak, kapalit ang kalayaan ng brother niya na gusto nang umalis sa grupo. Umalis nga ang brother ni Ernesto na may pangalang Arnel sa grupo nang nabuntis nito ang asawa ni Ernesto. Ang huling balita sa ama niya ayon na rin sa sinabi ni Tanya sa akin, may pamilya na ito at buntis na ang girlfriend nito. Yun lang ang alam ko Zamera sa personal na buhay ng pamilya ni Ernesto. Ni Tanya pero walang kakayahan na magkaroon ng anak si Ernesto. His brother is the one who impregnated his wife para matupad ang pangarap ni Ernesto na magkaroon ng anak, kapalit ang kalayaan ng brother niya na gusto nang umalis sa grupo. Umalis nga ang brother ni Ernesto na may pangalang Arnel sa grupo nang nabuntis nito ang asawa ni Ernesto. Ang huling balita sa ama niya ayon na rin sa sinabi ni Tanya sa akin, may pamilya na ito at buntis na ang girlfriend nito. Yun lang ang alam ko Zamera sa personal na buhay ng pamilya ni Ernesto. I don't know what to feel after I heard from Kendrick. Ayaw kong tanggapin ang posibilidad na pumapasok sa isip ko. Dahil hindi ko matatanggap na baka kadugo ko si Ernesto at ang pinakaayaw ko ay baka kapatid ko sa ama si Tanya. Napailing-iling ako, Kent ang pangalan ni tatay at hindi Arnel. Mabait ang tatay ko, imposibleng galing siya sa isang sindikato. This is a closed case. Magkahawig lang sina tatay at Ernesto. Marami naman talagang taong nagkakahawig, katulad na lang sa malaking pagkahawig ni Carlota sa nanay ko. Nagkataon lang na parehong may kahawig na masasamang tao ang mga magulang ko. Titig na titig siya sa akin. At sa titig niya, parang may gusto siyang sabihin pero nagdadalawang isip siya. Zamera, I didn't cheat on you. Walang nangyari sa aming dalawa ni Tanya. She's not preg. I don't care about what happened then, so you shouldn't lie anymore. Para ano? Para bilugin muli ang ulo ko. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mababago ang katotohanan na pinabayaan mo pa rin ako. Pinabayaan mo kaming dalawa ng anak natin sa isip ko lang ang mga huling katagan. Hindi man lamang siya nagtatanong tungkol sa ipinagbubuntis ko noon, kung nasaan na ito. Halatang wala siyang pakialam dito. Hanggang ngayon, inisip pa siguro niya na hindi niya ito anak. Nanlilisik na naman ang mata ko na nakatingin sa kanya. Once more, I glimpsed the sorrow and remorse reflected in his eyes. At saka napakasinungaling mo talaga. Kamukhang kamukha mo ang anak niyong dalawa ni Tanya. You have no shame. You're still trying to deceive me, even after I met the result of your betrayal yesterday. Ano? Kunot-nuo siya. Ki pero hindi, nakuha ko na ang kailangan ko mula sa'yo. Ayaw ko nang makarinig ng kahit ano mula sa'yo dahil sinungaling ka. I heard him let out another sigh. I didn't need anything from him anymore, so I decided to leave, but then something crossed my mind. Oh, by the way, can I visit Kenneth? Wala naman problema Leon sa'yo, diba? Hindi siya agad nakasagot. Nabigla siguro siya sa sinabi ko, it's fine. You have every right to do so, he replied. His words furrowed my brow, but I also took a moment to soothe myself. I knew this was just his way of trying to soften my heart towards him. Sorry siya, dahil si Kenneth lang ang gusto ko, hindi siya kasama dito. Tinaasan ko muna siya ng kilay bago ako humakbang palabas para iwanan siya. Pupuntahan ko lang sandali si Kenneth, at babalikan ko din siya mamaya para bantayan na naman. Buwesat talaga.